Ang injektor. Tuh wala tuh. Redundo ulit. Oke. Oke. Wala na gyud, wala gyud kahit anuhin. Wala gyud. Wala yung magano sa injector. Sira talaga to. Nablak na to. Kailangan kunin natin yung injector sa isa. Wala to. Dahil sa tubig nga nahigop niya, yun. Nasira ang electronic na injector. Ha? Oh, i-off na yung relay. Kunin natin yung injector sa 506. Saan na yung... Tanggalin natin to daw. Palitan sa ano. Wala talaga. Ilagay yan doon? Ha? Ilagay lang ba para hindi mapasukan ng ano tubig? Ano lang doon para hindi ilagay ma... Ilagay lang ganyan kapit. Ay, hindi na Mark. Hindi na. Kasi dalhin natin yan sa baba. Dalhin natin sa baba to. Oh, para mapadala yan sa Sambuanga. Oh. Ma-repair. Anuhan lang natin, mahanap tayo ng karton. Susuksukan na lang natin. Karton na? Oo. Malambot lang yan, Mark. Anuhan mo lang sa supplier. Kinamay lang yan. Kasi kung iiwan natin yan doon sa makina, matagal hindi yan ma-repair. Dali natin sa baba para kung kailan nila ipapadala yan sa Sambuanga, mapa-repair. May mga repair naman sa Sambuanga, ano no? May mga kalibrasyon naman doon. May malaglag pa dyan, bali na yung ano niya, clip. Kumpiyansahan kasi special na to, pangitaunon to, pag mawalaan to na kahoy tayo sa kabila. Yun talaga ang buhay sa mga electronic mark, electronic na injector. Pag makaano sa tubig, hirap talaga buhay. Yan ang kalaban niya. Yung customer ko nga na tawag sa akin kahapon, yung truck niya puso 6M40 electronic, hindi nang andar. Tatlong beses na sila nagpalit-palit ng battery, naubos na lang kurente, hindi talaga nang andar. Tumawag sa akin, akala niya nandun ako sa Cagayan kay ako ang ipaparescue doon. Sabi ko dito ako sa Tawi-Tawi. Yung sinabihan ko lang kung anong gawin nila. Yung ikanik ko naman daw doon niya hindi alam ano pagdiskarte sa mga ganyan ba. Iniwan niya daw. Sabi ko, linisan muna yung mga filter baka tubigon yung diesel nyo. Tapos, tanggalin yung injector at saka bunutin. Tapos, huwag na ikabit sa makina ang injector, pero i-connect lang sa fuel connector tapos iparedundo.
para malaman ninyo na may diesel bang lumalabas sa injector. Wala namang mekaniko daw, umuwi na. Baka ngayon, gawin nila. Sinabihan ko, puso. Sinabihan ko nga, pag walang lumabas nga diesel sa injector, nga makita nyong kinabit yung hindi nilagay sa makina. Pag walang lumabas, sira na yan. Dalhin nyo yan sa calibration. Kung madala pa ng pag-calibrate sa calibration center, machine, okay. Pero kung hindi, palitan talaga nyo yan. Ang mahal pa naman yan magpa-calibrate sa mga electronic na injector. Pero kung magsabi ang may-ari nga, mahal, hindi andar yung makina niya. Hindi makauwi, truck niya, nandoon pa sa ano, malayo, sa, ano yun nga, patungo ng ano yun? Ano yun nga, pier yun? Tanggob, saan ba to? Doon daw. Sinagbiyahe sila doon. Pag hindi magsabi na mahal, na okay. Oo. Oh. Kung isipin sa sa may-ari nga, mahal. Kailangan makatakbo yung truck niya. O, hindi na isipin yung mahal kasi mabawi raman yan sa isang biyahe. Iwan ko lang kung mag-fix ba sa akin mamaya yung driver. Kung ano na nangyari. Pura dito sa atin, oh, yung makina nitong backhoe. Dali natin ang toolbox natin, Jeff, doon. Kay baka mabutan tayo ng ulan. Kuha na naman tayo dito ulit. Saan na yung washer isa, Jeff? Washer nang? Dito sa takpuan eh. Pulo ko lang isa. Wala doon? Tatlo lang dito. Wala doon sa ano? Wala. Kabo. Baka nandoon. Yung tatlo, dilagay ko mayroon sa makina. Yan na, ito ang tatlo. Kulang ang isa. Bronze washer niya sa nozzle cap. Yan, nalaglag na yan, Mark. Wala nang clip. Ito? Naglagay natin dito para sigurado. Malaglag yan, hirapan tayo maghanap sa ikawit natin. Okay, anahin na natin, hintayin natin ng isa, kunin natin yung isa. Yep. Ha?